mundo ng responsable gobyerno. Ano ba yung responsable gobyerno? Yan ang ipaliwanag ko. Ngayon, para sa mga tao ang tatanong kung bakit ang congressman ng 2nd District ng Paranaque ay nandito sa 1st District. Dawa po kasagutan ko niya, no? Una, si Congressman Golez, hindi ko na iba sa 1st District ng Paranaque. Silbi ng tatlong termino noong district pa ang Paranaque. Tatlong termino, siyam na taon. Isa sa pinakamahabang panahon ng paglilingkod sa inyong lugar. Sa San Dionisio, Ulat ito, sa Isidro, at doon sa Paglaran noong district pa. Walang iba na umiikit sa haba ng panahon paglilingkod dyan kundi lamang yung matandang mayor na si Kuring Bernabe. Yung lamang alam ko na lumalang pa sa kanyang siyam na taon. Isang taong higit pa lamang ang pamilingkod sa inyo. Hindi po katulad ni Congressman Golez, mahabang panahon po ang pamilingkod sa inyo. At mamaya paliliwanag ko kung saan-saan yung mga lugar na yan na pinaglingkuran ko. Pangalawa, alam niyo ang congressman, pag tama ang kanyang ginagawa, hindi lamang siya pang distrito. Distrito kundi para sa siyudad at para sa buong Pilipinas. Sapagkat ang trabaho ng congressman ay pang-national. Yung mga batas na ginagawa namin, yung budget, at ano yan, hindi lamang pang-Paranaque, pang-Metro Manila, pang-buong Pilipinas, mula Batanes, hanggang Mindanao, kung tama ang trabaho kanya ginagawa. Pero kung hindi niya ginagawa ng kanyang trabaho, yung kanyang mundo ay napakaliit, pang-distrito lang ang kanyang mundo. Sapagkat siguro, baka hanggang doon lang ang kanyang kaya. Hindi niya kaya yung pang-nasyonal. Diyan po, ngayon, ipagpapatuloy ko ang aking ulat. Ito ang isa sa mga favorite na litrato ko. Alam niyo ito, kinuha ito sa San Dionisio, sa Lim Compound na San Dionisio. Ito, ang daming bata. Natutuwa ko rito, sapagkat ako pwede ikot dito, sa kung anong kadahilanan, yung mga bata, sunod sa akin, sunod na sunod na sunod. Hindi mo lang pag-ulungkod ng pera, pero sinusunan nila ako. Pero hindi lang yan yung pagkakataon. Patuloy niyo po itong pagkakataon ito na talagang sinundan ako ng mga bata.
school teachers. Simple ang buhay namin ito. Itong bahay namin ito, tingnan nyo. Gawa sa kawayan. Medyo mahirap ang buhay nun. Kaya tingnan nyo ako. Medyo malnourished ang konti. Medyo tumanang konti sa hirap. Ang pangalan ko, Roilo. Sapagat yung nanay ko, taga Rublon. Yung tatay ko, taga Iloilo. Kaya pinagsama yung pangalan, Rublon, Iloilo. Yan ang ibig sabihin ng Roilo. Pero hindi kami nagsabi yung taga Rublon. Sapagat pagkaroon ng panahon, nagpasaya yung mga magulang ko na maghanap ng bagong kapalaran sa ibang lugar. Kaya kami lumipat sa Quezon City. Tumira sa isang low-cost government housing project doon sa Project 3. Ito yung bahay namin sa Project 3. Parang kahon lamang, may bubong, walang kesame. Yung kali namin, tingnan nyo, lupa ang kali. Ito naman, sa maraming tao na nagtataka kung bakit parang napakadali para sa akin na magpunta sa mga sulok-sulok na mga lugar, mga sampayan. Alam nyo bakit? Sapagat sa ganyang klaseng lugar, lumaki si Roilo Golez. Ito yung bakulan namin. Ito yung nanay ko. Ito yung mga sampayan namin. Kalahati rin ito, bahay namin. Sa pag-duplex yun, oh. Tingnan nyo yung bakot sinasara. Nandito ako. Bata pa, nag-boxing na. Kaya tingnan nyo, sa ganyang klaseng lugar, lumaki si Roilo Golez. Ito naman, pinapakita ko sa inyo ito. Medyo malaki na ako dito. Pero tingnan nyo ang kali namin. Hanggang doon, ang dami namin nilapit ang mga politiko, konsehal, mayor, tingnan yung lupa pa rin ang kali namin. Kaya naranasan ko kung paano tumira sa isang lugar na pag-uulan, mabuti, pag-uaraw, malikabok. Alam ko yan, inaalam ko yan. Ito naman ang eskwelahan namin. Elementary school ito, public school. Pero ito, bahay na kinumbert elementary school. Pinagtsagaan namin yan. Sabi nila, temporary lamang, pero ilang taong kami yan. Diyan kami nagtapos sa elementary. Sinelas, iba na kabakya lamang. High school, public school pa rin. Ito ang high school namin. Naglalakad kami araw-araw sa high school. Ito, gawa sa kahoy, mga pintana, medyo sinasara. Pero kahit paano, nakaraos kami, pinagtsagaan namin yan. Sapagkat talagang importante para sa amin yung edukasyon. Alam nyo, si Roilo Golez, galing kayo sa maliit, mahirap na probinsya. Pero tingnan nyo ngayon, nakaangat na sa buhay. Medyo mataas na ang narating ko. Paano ko nagawa yan? Sa pamamagitan ng edukasyon. Sineryoso namin ang edukasyon. Yan ang talagang pinakapuntasyon kung paano ko nakaangat sa buhay. Kaya naman, pag-graduate ko ng high school, talagang pinilit ko na makapasok sa pinakamagaling na universidad noon at hanggang ngayon, ang UP. Doon kumuha ako ng AP Political Science at naging miyembro ng UP Debating Team. Noon pa man, nakikipag-debate na ako. Pero hindi ako nagtapos doon sapagkat talaga ang misyon ko makapasok sa military. Kaya ako'y kukuha ng entrance exam sa PMA. Libo-libo ang kumuha ng entrance exam dito. Sinverte ako, number 2 ako. Tumakapasa sa entrance exam sa PMA. Kaya hindi naging mahirap para sa akin ang matanggap sa PMA. Naging plebo ako ron, naging kadete ako ron. Tingnan nyo, mahirap ang buhay ng plebo. Kakalampagin ka ng mga upperclassmen, pahirapan, kung ano-ano mga gagawin. Kaya ito, ito, grupo ng mga plebo, medyo nangayayar din kami noong panahon na yun. Pero hindi naman nagtapos sa PMA sapagkat tinasang ko yung aking ambisyon. Nag-apply ako sa isang bantog na akademya sa Amerika. Ito ang United States Naval Academy. Pinalad na matanggap. Ito ang Annapolis na sikat sa Amerika. Kayo, meron kayong mga kamag-anak na nakatira sa Amerika. Ipagtanong nyo sa kanila kung kilala o hindi ang Annapolis. Sikat na sikat doon. Isa sa mga top 10 pagdating sa engineering at mathematics sa Amerika. Ito ang litrato na ako'y mag-homecoming doon. Tingnan yung mga building na yan. Hindi po palaso yan. Yan ang dormitorio namin. Diyan kami natutulog. Diyan kami nakatira noong nag-aaral kami. Itong litrato ko, doon ako ay kadete pa. Doon sa Amerika, kumuha ng BS Mathematics, naging parating na sa honor list. Ito naman, ako'y maging company commander. Yun nyo, ako lamang hindi Amerikano doon sa company. Pero ako pinili na company commander, andyan ako. Tapos ang mga assistant ko, mga Amerikano, mga puting Amerikano. Ito ang lobby ng aming dormitoryo. Tingnan nyo yung lobby ng dormitoryo. Parang palasyo, napakaganda. Alam nyo, tuwing dadaan ako dyan, parang hindi makapaniwala. Sabi ko, wow, talaga bang ako nakatungtong dito? Isipin nyo, galing ng Rublon, galing ng Project 3, galing ng Public
school, ando nag-aaral sa kanyang klase ng eskwelahan. Ito naman ang aming math building. Pag mayroong klase ng math, siya kami nagkaklase. Ito naman ang Naval Academy Chapel. Tingnan nyo, chapel ang tawag dyan, pero tingnan nyo kung gaano malaki. Yan ang itsura doon sa loob. Ito naman ang view, galing sa dagat, nasa tabi ng dagat, naka Napolis. Ito ang mga academic buildings, ito ang mga dormitorio, at ando ng chapel. Tingnan nyo, napakataas ang chapel namin. Ito ang view galing sa taas, ang gymnasium, dormitorio, yung mga academic buildings, parade grounds, napakaganda ng lugar na ito. Alam niyo, ito dinadayan ng mga turista ng Amerikano. Ang dami din pupunta rito sapagkat napakaganda ng lugar. Sana may basta niyo makarating dito pagdating ng araw para makita niyo kung gano'ng ganda ang lugar na kung saan nag-aral si Roilo Golez. Ito ang nagpaparada kami. Ito pa. Ito pa. School para suitist lumulundag sa aeroplano. Eh ako binabayan kasi gusto kong masubukan kung hanggang saan aabot ang lakas ng akin doon. Kasi siyempre hindi biro na lumulundag ng aeroplano. Okay naman, nakapasa naman tayo. Natuto ko lumulundag ng aeroplano. Natuto ko lumulundag ng helicopter. Noong kaya na doon, ang pinili kong sport, hindi basketball, hindi volleyball, hindi tennis, kundi pasagan ng mukha, boxing. At doon ay magpasagan ako ng mukha sa lahat ng klase ng Amerikano. Karamihan mga puti, ang iba itim, ang iba dilaw, ang iba kayong mangi, nakatulad ko. Pinalan tayo, sa loob ng 4 na taon, si Roilo Golez, nakipagpasagan ng mukha sa mga Amerikano, ni minsan hindi natalo, naging champion sa loob ng 4 na taon doon sa academy si Congressman Golez po. At ito, papakita ko sa inyo, ito ang litrato ng isa sa mga nakalabang ko, isang itim na boksingero, naglaban kami ito, pangalawang kampinado ko rito, nanalo ko dito, pero pinapakita ko sa inyo ito sapagkat ang nakalabang ko, si Charlie Bolden, sikat na sa Amerika ngayon, ito ko siya. Naging Major General ng US Marine Corps, naging astronaut, nakapunta ng Space Shuttle, at ngayon, siya ang in-appoint ni President Obama na maging pinuno o administrador ng NASA, National Aeronautics and Space Administration. Yan yung opisina na papadala ng mga satellite, mga astronauts, space shuttle sa kalawakan. Pero alam niyo si Charlie Bolden, kahit na sikat na siya ngayon, meron isang yugto sa buhay niya na hindi niya makakalimutan. At yan ang namakasaguban niya sa pasagan ng mukha, ang isang Pilipino na ngayon, Congressman na ng Paranaque, si Congressman Roilo Golez. Pero siyempre, marami magkatanong, Oy, si Congressman, totoo, nabalitaan namin, marunong na boxing yan. Pero noon niya, matagal ng panahon niya, baka mamaya, laos na ngayon niya. Para makita niyo, kung kaya pa ni Roilo Golez na makipag-boxing, panoorin niyo po ito, kung ako'y nag-iensayo, panoorin niyo po. Si Ferdinand Golez.
1976, naabot niya ang pinakamataas na rango sa Philippine Navy. Naging Vice Admiral ng Philippine Navy, naging Flag Officer in Command ng Philippine Navy. Pareho ang ginawa namin, paano kami nakaangat sa buhay, naging responsable kami sa aming buhay. Kung ako'y graduate sa Amerika, pagbalik ko rito, pinagpatuloy ko aking pag-aaral. Balik din ako ng UP. UP pa rin, kumuha ko ng MBA. At doon, matapos ang graduation, ako'y nahirap na valedictorian ng klase namin ng MBA sa UP. Ako'y una nakilala ng maraming tao, nung ma-appoint ako ng Postmaster General. Marami sa inyo, nakakaalala niya. Hinawakan ko ang post office. Ito ang opisina ko noon. At doon sa liwasan mo ng Pasyo, napakaganda at napakalaking building. Ang post office, doon at hanggang ngayon, isa sa pinakamalaking ahensya ng ating pamahalaan. Isipin niyo kung gano'ng marami ang empleyado. 20,000 ang empleyado. Ang City Hall, malaking opisina, 4,000 ang empleyado. Yung post office, 20,000 ang empleyado, maraming sangay sa buong kapuluan. At doon nagustuhan naman ng mga tao yung aking trabaho sapagkat ako ay nabigyan ng award na TOYM, 10 Outstanding Young Men, noong aking panahon. Nagsilbihan ako ng Red Cross Governor, 20 years. At ito, isang importante bahagi ng aking karanasan. Alam niyo kung bakit? Kasi ang isang leader sa Pilipinas, sa anumang lugar, importante para sa kanya ang marunong ng disaster management. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi ang Pilipinas, napakaraming disaster. May bagyo, may baha, may lindol, may sunog, at marami pa iba. At yan ang maraming karanasan ko. Noong ako ay maging governor ng Red Cross sa loob ng 20 years. Halimbawa, isa sa mga hindi ko makakalimutan, ako ang naging Red Cross team leader noong magkaroon ng malaking lindol sa Baguio. Ang daming building ang bumagsak sa Baguio, Hyatt Hotel, at ito ang litrato namin habang kami ay nililikod roon. Doon, pinunta namin yung mga building. Kinuha namin yung mga tao na ipin doon at niligtas namin yung mga iba. Pero kinuha rin namin yung mga bangkay ng mga tao na naipin sa mga building niya. At ang isa pang karanasan ko, noong magkaroon ng December 1989 ko attempt. Alam niyo ang nangyari dyan, nagpakpakan ang mga rebelding sundalo at mga sundalo ng gobyerno. Nagsimula dito sa may coastal road, pumunta ng Camp Ginaldo, hanggang makarating ng Makati, putukan, bombahan, patayan, ang dami na matay dyan. Anong ginawa namin doon sa Red Cross team? Pinuntahan namin yung lugar habang nagigera. Kinuha namin yung mga sundalo na sugatan at kinuha rin namin yung mga bangkay ng mga sundalo na matay. Kinilala ang aming ginawa roon. Si Congressman Golez po nakatanggap ng Bayani Red Cross Gold Medal Award for bravery in the face of gunfire. Bukod dyan, nag-training na ako sa United Kingdom Crisis Management doon sa Emergency Planning College sa United Kingdom. Nag-training din sa International Law Enforcement Academy sa Bangkok, Thailand. Doon kumuha tayo ng mga seminar on crisis management at police administration. Kaya naman, dahil sa background na ito, pag mayroong mga disaster, parati tayo din dyan sapagkat yan ang training namin. Nagkaroon ng malaking sunog na sa Gumbursa doon sa Barangay Santo Niño at doon kami. Nanguna tayo dyan. Nagpagawa tayo ng mga emergency shelter, nagbigay ng mga relief goods at nagpakain araw-araw sa mga biktima ng sunog. Doon din nag-iwa ko sa Lorenzana, Barangay San Dionisio. Naalala ng mga sunog sa Lorenzana. Tomas Claudio sa Baclaran. Malaking sunog sa Seaside, Barangay Tambo. Malaking sunog sa Ontiveros Compound, Barangay San Antonio. Sunog sa Greenville, Port State, Barangay San Antonio. Sunog sa Mangahan, Portonata Village, sa Barangay San Isidro. At sa Libo, sa Barangay Santo Niño at Barangay Mundo, malaking sunog po ito. At nung magkaroon ng malaking bagyo, yung Typhoon Bedring, kahit na hindi pa natatapos yung bagyo, andun ako sa college sapagkat yan ang training namin sa Red Cross para alamin kung ano ang naging resulta nitong bagyo na ito. Ito, naglakad ako sa isang lugar na palagay ko, kilala niyo itong lugar ito habang bumabagyo pa ng konti. Sa Cherry East, sa Barangay San Bali. At ako'y nagsilbi ng governor ng
citizen of the Philippines. Nahalala ko na governor na mga kapwa manager ko. At bukod dyan, naging board member din sa loob ng 4 taon sa St. Luke's Medical Center. Kaya kamisado po natin kung paano magpalakad ng isang modernong ospital na katulad ng St. Luke's Medical Center. Isang kaalaman na maaaring magamit ko kung gusto nating ayusin ang ating mga medical facilities. Alam nila kung sino nakatira sa St. Luke's Medical Center ngayon. Kung sino? Ng tatlong termino, ako'y nahirang na-appoint sa ating kabinete bilang National Security Advisor. At doon, ako ang namunong sa mga crisis management. Ito ang isang halimbawa ng crisis management meeting sa Balacanang. At dito si President Cory, dating Presidente Ramos, at noon Presidente Gloria Macapagal-Arroyo, at nandito ang ilang cabinet members na kasama ko. Ako ang namamahala doon sa cabinet meeting. Secretary Colin Powell, National Security Advisor ng White House, Condoleezza Rice, Amerika, Presidente Mayor ng Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, Prime Minister ng Thailand, si Thaksin Shinawatra, Presidente ng Pakistan, si Pervez Musharraf, Presidente ng China, Hu Jintao, Presidente noon ng Indonesia, Megawati Soekarnoputri, Presidente ng Amerika, President Bush, at the best natin na nakamiting si President Bush. Sa pagkatong panahon na yun, importante na parati nag-meeting yung Pilipinas at Amerika sapagkat merong banta ng terorismo, merong kamusayan, merong bombing doon sa New York at maraming pang iba. Ito naman ang isa pa sa mga crisis management meeting. Andun pa rin si dati Presidente Cory, dati Presidente Ramos, at doon Presidente Gloria Macapagal-Arroyo, at andun ako na tagapamahala crisis management meeting. At ngayon, siyempre, ang ating nakakataw papalat paminsan-minsan ang bagong pang-ating Presidente ng Pilipinas, si Pinoy Aquino. Ito ang meeting doon sa Kamara de Representantes matapos ang kanyang sona. Nagpatawag siya ng mga ilang piling-piling mga kongresista at pinarantayan na isa sa mga nakasama doon sa kanyang meeting noong July 25, 2011. Ito ang Independence Day sa Balacanang. Ito yung unang araw niya sa Balacanang. Isang maliit na meeting, andun si Mayor Lim, si Speaker Belmonte, at andun ako, at andun si Presidente Aquino dito sa meeting ng Liberal Party. Ito naman ang magkaroon ng pagbabaspas ng bagong barko ng Pilipinas, yung PRP Gregorio del Pilar. Naalala niya, ito, isa lamang ako, ako lamang ang kongresista na naimbita rito, at makita niya, medyo masaya ang Presidente, sapagkat pinag-usapan namin ang modernisasyon ng ating Philippine Navy at Armed Forces of the Philippines. Ito yung bagong bapor ng Pilipinas. Ito naman ang nag-i-inspect kami ng bapor. Ito pa po. At ito pa. Nagkaroon ng meeting ng isang malaking negosyante. Nakasama tayo dito at nandun sa Presidente Era, Presidente Ramos, at Presidente Pinoy Aquino. Kaya kasama rin tayo sa picture-picture niya. Ito naman, matapos ang aking pagsisilbi sa kabinete, tumakbo ulit ako sa Kongreso at ngayon naging second district na sapagkat naging dalawang distrito na. Pinalantayan na mahalag ulit at dito lumabot-taking kami kasama ng nanalo, ang aking anak na si Consejero Riprapping Golez. Ito ang record ko bilang Congressman. 6 na termino, isa sa pinakamahabang panahon ng paglilingkod sa kasaysayan ng Kamara de Representantes. Bibihira ho yung mga kongresista na nahalal ng 6 beses. Isa lamang si Congressman Golez. Diyan na ako'y talagang nagpapasalamat sa Paranaque sa kanilang paghalal sa akin ng 6 beses. Yung unang beses na manalo ko, 1992, napakalaking landslide. At alam niyo, ang isa sa mga barangay na nagbigay sa akin ng malaking landslide, ang barangay San Dionisio. Kayo po, kaya napakalaking nakutang loob ko sa barangay San Dionisio. Maraming salamat sa inyo. Local Congressman ng Long District, ang headquarters ko, dito po sa Barangay San Dionisio, yung banda sa bisita. Nahalal ulit noong 1995 at noong 1998, pagkatapos ang corona break,
noong July last year. Ngayon, ito ang record ko. Ito ang isa sa mahalagang bahagi na tinatawag ng mundo ng responsabling gobyerno. Ano yan? Mga school buildings. Naalala niyo yung sinabi ko na noong panahon ko na ako'y nag-aaral, kawawa yung mga school buildings na dinaanan ko. Kaya sinabi ko, kung ako'y magbibigyan ng pagkakataon, yan ang isa sa mga unahin ko. At yan ang aking ginawa. Kinilala tayo na nagpagawa ng pinakamaraming school buildings sapagkat sunod-sunod yung ginawa ko mga school buildings. At ako'y natutuwa na ang isa sa mga kumilala sa akin sa pagpapagawa ng pinakamaraming school buildings ay walang iba kundi ang ating mayor, Congressman Roilo Golez, na siya po may pinakamaraming paaralan na itayo dito po sa kasaysayan ng Paranaque. Yan po ay iluha doon sa groundbreaking ng Paranaque High School dyan sa San Dionisio. Marami po sa atin dito, kahit nasa Paranaque San Dionisio, sigurado makikinabang dito sa bagong high school na ito. Ito ang mga halimbawa na pinagawa natin. Isa sa mga una at pinakamalaki, yung main building ng Paranaque National High School. Ito, mahabang building ito, kalahati po rito ang ating pinagawa. Pero hindi lang po yan. Meron pang tatlong school buildings tayo pinagawa sa loob ng Paranaque National High School. At hanggang ngayon, yung apat na school buildings na yan, yan pa rin ang pinakamalaki sa loob ng Paranaque National High School. Ngayon naman sa second district ng Paranaque, ang pinagmamalaki namin, Santos National High School. Dati itong building na ito, mababang building. Pinataas natin ito. Kaya tingnan nyo, moderno-moderno na ang building ng Dr. Cano Santos National High School. Ito pa ang ibang view niyan. At ito ang pinakabago. Ito dati mababa rin. Ngayon, 4-story building dyan sa Dr. Cano Santos National High School. Isa rin pinagmamalaki namin, San Agustin Elementary School. Dati ang San Agustin Elementary School, noong ko'y mahalal noong 2004, nagbibilangan pa kami dyan. One-story building lang at gawa pa sa kahoy ang mga building dyan. Kaya naawa ako, sabi ko, ito ang San Jose Elementary School. Ito talaga ang paprojecting ko gusto. Kaya sunod-sunod ang mga school buildings na pinagawa natin. Kaya tingnan nyo ngayon, yung dating one-story building, moderno-moderno na. Pinagmamalaki namin sa second district ng Paranaque. Ito pa po, ito pa, at ito pa. Yung dating kawawang San Jose Elementary School, ngayon, pinakamoderno na, isa sa pinakamoderno, hindi lamang po sa Paranaque, kundi sa buong Metro Manila, ang San Agustin Elementary School proyekto ni Congressman Golez. Ito naman ang San Antonio Elementary School. Halos lahat ng building, pinagawa po natin. F. Serrano Elementary School sa Barangay Don Bosco, ganun din po. Maspin Elementary School, ganun din. Paranaque National High School sa Baclaran, ito ang kontribusyon ko na hanggang ngayon ay nakatayo. Yan pa rin ang pinakamalaking building sa Paranaque National High School, Baclaran Annex. Ito naman ang Baclaran Elementary School Central. Ito ang Baclaran Elementary School Unit 2. Ito ang Paranaque National High School, Don Galo Annex, 3-story building. Hanggang ngayon, yan pa rin ang pinakamalaking building doon po sa Don Galo. Ito ang bilang ng mga school buildings sa atin na pagawa mula noong isang taon. Apat na school buildings na natapos natin. Mula ko noong 2004, makabalik ako bilang congressman ng 2nd District, 32 school buildings ang ating natapos. At siyempre kasama din, isa rin mahalagang bahagi ng aking paglilingkod sa mundo ng responsabling gobyerno, ang pagpapagawa ng kalye. Naalala niyo sinabi ko kanina, ako ay lumaki sa isang lugar na lupa ang kalye. Pag umuulan, maputik. Pag umaaraw, maligabo. Kaya sabi ko, kung ako'y pabibigyan ng pagkakataon, ang mga kalye, maayusin din natin. Ito ang pinagawa natin mula ng isang taon. Siyam na kalye ang ating naposimento mula ng isang taon. At mula ng 2004, 110 na mga kalye ang ating pinasimento. Napakarami po yung mga kalye niya sa 2nd District ng Paranaque. Ito, mga halimbawa, pag-aayos ang Sukat Road, Moonwalk Merville Access Road. Ito ang Brand Street, Barangay Don Bosco. Napakahaba po ang kalye.
first district ng Paranaque. Ito ang Lupena Street. Dati, ito ay parang bukit. Ngayon, moderno at sementadong kalye. Ito naman ang Bunong Verbal Access Road. Napakaba ng kalye ito. Kung kayo magagaling ng Santo Niño, pupunta kayo ng Bunong, pupunta ng Superhighway. Ito ang mahabang kalye na madadaanan nyo ngayon, sementadong-sementado na. Service Road sa Barangay Marcelo Green. San Valley Drive sa Barangay San Valley. At Service Road sa Barangay San Martin de Porres. Ito pa ang iba mga kalye na bagong pasinayan at blessing namin. Ito naman ang sukat na na-widen, pinarapat noong unang termino ko bilang long distance congressman. At ito ang Skyway Project. Alam niyo ang Skyway Project, kilala-kilala ngayon. Nagsimula yan, noong ako ay mag-file ng tinatawag na Elevated South Superhighway Bill. Alam niyo kasi, ang panahon na yan, yung South Superhighway, sumisikip na sumisikip, hindi naman pwede palaparin, para katulad ng kinin ng amin yun, hindi mo pwede palaparin, sapagat para mo palaparin yan, gigibayin mo yung mga building doon sa tabi. Kaya ang solusyon, pangalawang palapag. Kaya ako'y nag-file ng Elevated South Superhighway Bill, at alam niyo yung pinag ito, ang daming mga nagtanong, ang daming natawa ng konti. Sabi nila, ano ba ang idea ni Congressman Golez, second floor ng Superhighway, pwede ba yan? Baka delikado yan. Mabuti na lang, mas importante, Secretary Bilal ng Public Works, ni Speaker de Venecia ng Kamara, at ni Presidente Ramos, na sa mismo ang siyang nagpatupad rito. Ginawa nito under a BOT project, ngayon yung dating suntok sa buwan, yung dating tinatawanan ng tao, ngayon pinakamalaking infrastructure project sa Pilipinas, ang Skyway Project. Alam niyo, nakakatuwa, mga 2 months ago, nagkaroon ng meeting ng Paranaque Chamber of Commerce and Industry. Nagsalita ang presidente ng Skyway Corporation, si Mr. Chito Borbello, nakita ako at sinabi, yan si Congressman Golez, siya nagsimula ng Skyway Project sa Pilipinas. Nakakatuwa po na mismo presidente ng Skyway ay kinikilala ang kontribusyon ni Congressman Golez. Ngayon, ito ang bagong program, isang malawakang programa. Isa-misa nakakapaglaro kami ng basketball doon sa Ateneo. Sa Ateneo, meron mga covered courts. Ingit-ingit kami. Sabi namin, wow, ang ganda naman dito. Sana meron kami ganito sa practically. Sumulat kami sa mayor, sumulat sa congressman. Awa ng Diyos, hindi po sinagot yung aming kahiligan. Kaya ito, nagkaroon ng pagkakataon. Pagpapagawa ng napakaraming covered courts sa second district ng Paranaque. Sana makapasal kayo para makita nyo. Pero ang kaibahan na mga covered course na aming pinagagawa doon sa second district ng Paranaque, yung disenyo at yung bubong. Ang bubong na ginagamit natin ay polycarbonate roofing. Pinaka-moderno at pinaka-high-tech na bubong yan. Nakita ko ito noong doon sa Disneyland at nakita ko sa Ayala Town Center. Noong pag-usapan namin ng district engineer kung anong gagawin dito, sabi ko, engineer, gusto kong gamitin yung nakita ko sa Disneyland, yung nakita ko sa Ayala Town Center. Ang sabi ng district engineer, congressman, medyo mahal yung bubong na yan, high-tech ho yan, imported yan, medyo mahal, baka kulangin kayo ng budget. Ang sabi ko sa kanila, okay lang yan, engineer, sapagat ayaw mong tipirin yung aking mga kababayan sa Paranaque. Yan ang gusto kong gamitin. Ano ba itong polycarbonate roofing material? Ito po, tingnan niyo. Europa, polycarbonate ang ginagamit sa mga ilang building. Moderno na mga building. Middle East sa Dubai, tingnan nyo, polycarbonate, tingnan nyo mga bubong na ginagamit nila doon. Sa China, isang modernong bansa, napakarami mga polycarbonate na mga bubong. Ito naman sa India, polycarbonate din para sa mga moderno mga lugar. At balik sa China, ito, isang train station ito, tingnan nyo ang bubong nila, polycarbonate din. At Ayala Town Center, Ayala Town Center, at ito naman, ang aming pinagagawa ngayon na napakarami sa second district ng Paranaque. Tingnan nyo po ito. Ito ang Camille Homes, Barangay Don Bosco. Ito naman ang Golezeum sa Barangay Marcelo Green. Ito ang sa Sampaloc, Barangay B. Homes. Ito ang iba-ibang mga lugar. Ito sa Port State Elementary School, yung buong campus ay meron bubong. Kaya mga magulang, hindi nag-aalala na mababasa ng ulan ang kanilang mga anak. Bunuok National High School, may bubong ang buong campus.
San Palocsay Elementary School. At tingnan nyo, ikinukumpara natin ngayon ang second district sa mga moderno mga bansa. Ito ang China. Napaka-moderno ng kanilang bubong. Ito naman ang moderno bubong sa second district ng Paranaque. Pareho lang kung anong ginagamit sa China. Ito naman ang sa India. Moderno India. Ito naman ang second district ng Paranaque. At ito ang Middle East. Ito naman ang second district ng Paranaque. Kaya makikita niyo kung ano ang ginagamit sa mga modernong bansa, yun din ang ginagamit namin sa second district ng Paranaque, sapagkat hindi ko po tinitipid ang ating mga kabayan sa bansa second district. Ito ang hanay ng mga proyekto namin ng mga Golezeum sa second district ng Paranaque from number 1 to number 10, number 11 to number 20, number 21 to number 30, number 31 to number 40, number 41 to number 50, number 51 up to number 60. Ang pinakahuli na nagkaroon ng blessing yung ensya sa loob ng beer homes. Meron pang dalawa, tapos na huyan, pero hindi pa formal na binabasbasan, kaya hindi pa namin nilalagay yung pangalan dyan. 60 na mga covered courts ang natapos namin. Halos lahat ng lugar, kahit saan kayo magpunta, meron pong covered courts doon. Kaya sa amin, hindi problema yung ulan. Hindi kami natatakot na pag merong event sa gabi, baka ulanin. Sapagat sa dami ng mga Golezeum doon, kaya dito, ang dami po nakikinabang dito, lahat ng generasyon. Sa umaga, mga senior citizen at mga bata, nag-exercise doon. Pagdating ng hapon, nagpa-basketball yung mga kabataan. Pagdating ng gabi, maraming event. Pwede meron ballroom, pwede sayawan, pwede kantahan, pwede binyagan, pwede kasalan, pwede magdidibo, at marami pa mga bagay. Sapagkat ito nakakatuwa, ang dami po nakikinabang dito. Ito ang mapa ng Paranaque. At makikita nyo kung saan-saan ang lokasyon ng mga Golezeum namin doon sa second district ng Paranaque. Ito sa BMOs. Ito ang sa Barangay San Antonio, Barangay Marcelo Green, Barangay Don Bosco, Barangay San Valley, Barangay Merville, Barangay Mundok, at Barangay San Martin de Porres. Alam niyo mga nag-Google Earth dito. Pag mag-Google Earth ka, makikita niyo ang mga ilan sa mga Golezeum namin. Doon po sa second district ng Paranaque, at makukumpara natin sa San Isidro, San Dionisio, La Huerta, San Antonio, Dominio, Dungano, Vitales, Tambo, at Baclaran. Ito ang bilang ng mga Golezeum na ipinagawa natin mula noong July last year. Alam nyo, ang isang congressman, baka magpagawa lang mga 3-4, pinagmamalaki na. At meron namang karapatan. Pero sa amin po, sa second district, hindi 3, hindi 4, hindi 10. Natapos namin, itong nakarang maigit isang taon, kundi 24 ang natapos na namin. Nasimula na, maraming na rin yung basbasan. Today, 58 na ang official na merong blessing at meron pang lang isa na nakahanay at gagawin na rin at magsimula bago matapos itong taong ito. At hindi lang yan, alam niyo, ang mundo na responsable ng gobyerno, lahat ng importante bagay ay inaasikaso. Ilog, creek kasama dyan. Alam niyo, ang isang ilog, ang creek, pag marumi, maaaring magdulot ng sakit sa mga tao sa paligid. Pag marumi at barado, maaaring maging sadi ng pagbabaha. Kaya yan, binibigyan din natin ng atensyon doon sa amin sa second district ng Paranaque. Ito po ang isa sa mga ongoing project namin. Isang malaking creek doon sa Dongalo Creek sa loob ng Barangay Mundo. Patuloy niyo po ang aming operasyon doon. Ay, nakita nyo, hindi po mano-mano, hindi tao-tao ang aming operasyon dito. Heavy equipment na ginagamit namin sapagat seryoso ang aming ginagawa doon sa second district ng Paranaque. Alaga din yung linis namin gusto ang mga ilog at mga creek doon. Ito, doon sa airport village sa loob ng Barangay Mundok. Ito dati, itong lugar nito, parado ito.
desilting and riprapping project natin mula noong July last year, siyam na. Mula noong 24, 31 ng mga riprapping and desilting project. E makikita nyo, ang mundo ng responsabling gobyerno kasama pa natin yung paglilinis ng mga creek, mga sapa at mga ilo. Ito, papakitin ko sa inyo, pinapakita ko sa inyo, itong project ito. Hindi ko ito project. Ito ang entertainment city ng Paranaque. Alam nyo ito, yung banda sa may reclamation area. Napakalaking proyekto at pagmatapos ito, ang laking pakinabang para sa ating lahat, lalo na sa inyo dito, sa first district, sa pagkat malapit kayo dito. Pinapakit ko ito para malaman natin kung sino talaga ang mga tao nasa likuran nito para klaro ang usapan. Noong 2008, September 18, naglabas ang sangguniang panglungsod, ang city council natin, ng isang resolusyon, 08-059. Ang author nito, ang proponent, si Consul Roilo Golez, kasama ang lahat ng mga konsehal ng bayan natin. Ang nakalagay dito ay resolution endorsing the PAGCOR Manila Bay Tourism and Entertainment City in the reclamation area. Kaya makita nyo, noong pang 2008, na-aprobahan na ito ng sangguniang panglungsod. Ang ibig sabihin, yung lamang po na nakaupo noong 2008 ang nagkaroon ng papel dito. Yung mga nahalal pagkatapos ng 2008 ay hindi po kasama dito sa programa ito. At katunayan, isang patunay pa, isang pagdagdag na patunay. Nagkaroon kami ng meeting sa PAGCOR sa Appropriations Committee noong August 2, 2011. May ilang buwan lamang na nakakaraan. Andito ako nagtatanong at tinatanong namin ang Chief Executive Officer ng PAGCOR, si Mr. Nagyar. Tinanong ko siya, sabi ko, Mr. Nagyar, yung mga building na ginagawa ngayon, nandiyan, lumalaki na, papalaki ng palaki. Saan po, kailan po ba in-approve at pinirmahan ang mga kontrata ng mga building na ito? Ang kanyang sagot, 2008. Ibig sabihin talagang 2008 pa, tapos na ang pagpirma, ang pag-approve ng mga building na yan. Kaya yun lamang ang mga opisyal ng gobyerno ng Paranaque na nakaupo ng panahon na yan ang merong papel dyan. At kung ako tatanungin nyo, ang merong 99% ng kredito sa programa ito ay walang iba kundi ang ating Mayor June Bernabe. Kaya palakpakan natin sa Mayor Bernabe. Sa Kamara ng Representantes. Sapagkat gusto ko pong i-report sa inyo na kahit na madalas yung makita na palakad-lakad sa kalde, present pa rin ako parati sa Kamara ng Representantes. Wala po ako ako'y maging congressman noong 1992. Ni minsan, hindi pa ako nag-absent. 100% perfect attendance po ang record ng Congressman Golez sa sesyon sa Kamara ng si Congressman Golez po, walang absence sa Kamara ng Representantes. Pero siyempre, hindi naman pwedeng present lang. Kailangan sumasama tayo sa mga usapin sa plenaryo. Hindi po tayo nagbubutas ng bulsa ng silya. Ito ang ipawa, dito ako nakikinig habang nagkakaroon ng debate. Ito naman, nakikipag-meeting ako sa mga leader ng Kamara. Ito, nagtatanong ako. Interpellation ang tawag dyan. Ito naman, ako nagtatanong pati sa mga mahalagang isyu na hinaharap ng ating bansa. At siyempre, hindi lang yung basa lang sa salita. Ang isang congressman, ang tawag dyan, mambabatas. Kung talaga ikaw ay tunay na mambabatas, dapat gumagawa ka ng batas. Sa mga nagtatanong, ano ba ang mga batas na nagawa ni Congressman Golez? Ito po ang ating halimbawa. Ito ang mga landmark laws. Pag sinabing landmark, yan yung mga batas na ang laki ng epekto sa ating lahat mula Batanes hanggang sa Mindanao.
mula sa Palawan hanggang sa Samar. Ito ang isa sa importante, Climate Change Act of 2009. Importante para sa mga kabataan na katulad ninyo. Bakit? Sapagkat ang climate change na yung pinag-uusapan sa buong daigdig, pinag-uusapan sa United Nations, isang malaking banta sa ating sibilisasyon. Ang sabi nila, pag hindi natin mapigilan ang climate change, ang dagat maaaring tumaas at maaaring lumubog yung mga malapit sa mga coastal areas. Yung mga bagyo, lumalakas at magdudulot ng baha, at yan ay nakikita na natin. May baha sa Pampanga, may baha sa Bulacan, may baha sa Thailand, hanggang doon sa Bangkok ay binaba. Yan ay dulot ng climate change. Pag hindi natin mapigilan, maaaring kumalat yung maraming sakit. At pag hindi natin mapigilan, baka maapektuhan pati yung tinatawag na food production, baka magkaroon ng kagutuman sa buong daigdig. Ang sagot natin, Republika 9729, Climate Change Act of 2009, ang mayakda, ang inyong lingkod po, Congressman Golez. Ito yung litrato ng pinirmahan ni Presidente, yung Climate Change Act. Malaking balita yan. Front page po yan. Ganyan importante itong batas na ito. International Humanitarian Law, pagtatanggol at pagbibigay ng proteksyon sa inyong karapatan ng tao, lalo na sa mga lugar na mayroong operasyon ng military at ang pulisya. Philippine National Police Reform Act, pagre-reforma ng ating PNP, ng ating police, sapagat gusto natin mahusay ang police at hindi sila nag-aabuso ang mayakda ang inyong lingkod. Philippine Coast Guard Act, ito yung sa mga lugar na maraming nagbibiyahe sa karagatan, ang mayakda ang inyong lingkod. Cityhood ng Paranaque, ang inyong lingkod po ang ama ng cityhood ng Paranaque sa visa ng Republika 8507 na naging sudan ang Paranaque. At ito naman ang expanded senior citizens law. Senior citizen, meron pa ilang senior citizen dito. Nunguna, naglabas ang senior citizens law, nagbigay ng diskwento ng 20%. Kaya lang, pumasok yung VAT, value added tax, 12%, binawas sa 20%, naging 8% na lamang. Kaya kakiyakan yung mga senior citizens sapagkat nabawasan yung kanilang diskwento. Anong ginawa ng may ilang kongresista kasama po ang inyong likod? Tinrabaho namin ito, naglabas kami ng expanded senior citizens law at binalik namin yung diskwento. Naging 8%, binalik namin